Magiging kanlungan natin siya, December 13, sapagkat ako ay ikukubli niya sa kanyang kanlungan sa araw ng kaguluhan. Sa ilalim ng kanyang tolda, ako'y kanyang itatago, at itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Awit, Kabanata 27, Talata 5. May kagalakan at kaaliwan para sa tapat ang puso at masunuring Kristiyano na hindi nababatid ng sanlibutan. Isang misteryo ito sa kanila. Mabintog ang pag-asang Kristiyano sa kawalang kamatayan at puspos ng kalwalhatian. Pumapasok ito sa kabila ng tabing at parang isang angkla sa kaluluwa na parehong tiyak at matibay. Hebreo, Kabanata 6, Talata 19. At kapag dumating na ang bagyo ng galit ng Diyos sa mga makasalanan, hindi sila bibiguin ng pag-asang ito, kundi nakatago silang parang nasa ilalim ng kanyang pabilyon. May magulong kapanahunan sa harapan natin. Sasapit sa atin sa libutan ang mga kahatulan ng Diyos. Manginginig ang mga bansa sa lupa. Magkakaroon ng mga pagsubok at kalituhan kahit saan. Malulupaypay ang mga tao dahil sa takot. Lukas, Kabanata 21, Talata 26. At anong gagawin natin sa araw na iyon? Kahit na pagiregiray na parang lasing ang lupa at maalis na parang dampa, kung ginawa natin tiwala natin ang Diyos, ililigtas niya tayo. Isaiah, Kabanata 24, Talata 20. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Dahil iyong ginawa ang kataas-taasan bilang iyong tahanan, walang kasama ang darating sa iyo, sapagkat siya ay magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Awit, Kabanata 11, Talata 1, 10 at 11. Nakikita ni Kristo ang katapusan ng labanan. Palupit ng palupit na itinataguyod ang labanan. Di magtatagal ay darating na siya bilang siyang may karapatan at siyang magmamayari ng lahat ng bagay sa lupa. Lahat ng kaguluhan sa ating sanlibutan, katuparan ng mga sinabi ni Kristo ang lahat ng karahasan at krimen. Tanda ang mga ito ng kalapitan ng kanyang pagdating. Sa araw na iyon ng kanyang pagdating, iingatan ni Kristo ang mga sumusunod sa kanya na siyang daan, katotohanan at buhay. Nangako siyang magiging kanlungan nila. Ang sabi niya sa kanila, pumasok kayo sa ligtas na pahingahan ng isang saglit at magtago ka hanggang sa malinis ko ang lupa sa kanyang kasamaan. Isaiah, Kabanata 26, Talata 20. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tumatanggap ng ating pamana.